Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Ako muli ang inyong teacher vlogger, Teacher Peter. At welcome sa Teacher Peter Vlogs. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming video lessons para sa inyo. And huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong mga kaklase after mong panoorin ang video na ito. Magandang buhay sa inyo mga bata. Ako muli ang inyong Teacher Peter and welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa multiplication. Ano nga ba ang multiplication, Teacher Peter? Ang multiplication ay ang proseso ng pagpaparami ng bilang. Ang multiplication ay tinatawag ding repeated addition. So ngayon mga bata, mayroon ako ditong apat na styro cups. At ang bawat styro cup ay naglalaman ng limang popsicle sticks. So bibilangin natin lahat kung ilan ang kabuuang bilang ng mga popsicle sticks na ito. Ngayon mga bata ay ating alamin ang kabuuang bilang ng mga popsicle sticks na ito gamit ang repeated addition. I-add natin ang bilang ng mga popsicle sticks. 5 + 5 + 5 + 5. Ilan lahat ang kabuuang bilang ng mga popsicle sticks na ito? Mayroon tayong kabuuang 20 popsicle sticks. At nalutas natin ang ating suliranin gamit ang repeated addition. Pero mga bata, mayroon pa tayong ibang paraan kung paano natin mas madaling mabibilang ang popsicle sticks na ito. Ito ay sa pamamagitan ng multiplication. Sa pagsulat ng multiplication sentence, tignan ito mga bata. Ito ay binabasa ng 5 times 4. Ang 5 at ang 4 ay tinatawag nating mga factors. Ang 5 ay tinatawag nating multiplicand. Ito ang bilang na ating pararamihin o imumultiply. Ang 4 naman ay tinatawag nating multiplier. Ang multiplier ang nagsasabi kung ilang beses natin siyang pararamihin. 5 times 4 o 4 na 5 ay 20. At ang 20 ay tinatawag na product. Ang product ang tawag sa sagot sa multiplication. Ngayon mga bata ay ating balikan ang ating multiplication sentence na 5 times 4. Ito ay equal o katulad din ng repeated addition sentence natin na 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ganito ang itsura ng 5 times 4 gamit ang popsicle sticks at mga styro cups. Ang multiplicand na 5 ay tumutukoy sa bilang ng mga popsicle sticks natin. So, meron tayong 5 popsicle sticks dito mga bata. At ang multiplier naman natin na 4 ay tumutukoy sa bilang ng ating mga styro cups. Tandaan, ang multiplicand na 5 ay ang bilang na ating pararamihin. At ang multiplier na 4 ang magsasabi kung ilang beses natin pararamihin o imumultiply ang 5. So ilan lahat ang 5 times 4? Mahusay, 20. Gamit pa rin ang mga popsicle sticks at styro cups na ito ay ipakita naman natin ang pagpaparami o multiplication ng times table ng 6 at 7. Multiplication facts ng 6. 6 times 1 o isang grupo ng 6 ay equal sa 6.
6 times 2 o dalawang grupo ng 6 ay equal sa 12. 6 times 3 o tatlong grupo ng 6 ay equal sa 18. 6 times 4 o apat na grupo ng 6 ay equal sa 24. 6 times 5 o limang grupo ng 6 ay equal sa 30. 6 times 6 o 6 na grupo ng 6 ay equal sa 36. 6 times 7 o 7 grupo ng 6 ay equal sa 42. 6 times 8 o 8 grupo ng 6 ay equal sa 48. 6 times 9 o 9 na grupo ng 6 ay equal sa 54. At 6 times 10 o 10 grupo ng 6 ay equal sa 60. Multiplication facts ng 7. 7 times 1 o isang grupo ng 7 ay equal sa 7. 7 times 2 o dalawang grupo ng 7 ay equal sa 14. 7 times 3 o tatlong grupo ng 7 ay equal sa 21. 7 times 4 o apat na grupo ng 7 ay equal sa 28. 7 times 5 o limang grupo ng 7 ay equal sa 35. 7 times 6 o 6 na grupo ng 7 ay equal sa 42. 7 times 7 o 7 grupo ng 7 ay equal sa 49. 7 times 8 o 8 grupo ng 7 ay equal sa 56. 7 times 9 o 9 na grupo ng 7 ay equal sa 63. At 7 times 10 o 10 grupo ng 7 ay equal sa 70. Ngayon ay magkaroon tayo ng isang pagsasanay. Isulat ang tamang multiplication sentence para sa sumusunod na mga larawan. Pagkatapos ay ibigay ang product nito. Sa unang larawan ay mayroon tayong apat na grupo ng 6 na regalo. Ano ang multiplication sentence para rito? Six times 4. Ibigay ang product ng 6 times 4. 24. Sumunod, mayroon tayong 8 grupo ng tig-a-6 na itlog. Ano ang multiplication sentence para rito? 6 times 8. Ibigay ang product nito. 48. Ano ang multiplication sentence para sa larawang ito? 5 grupo ng 7 cupcakes.
7 times 5. Ano ang product nito? Ano ang multiplication sentence para sa tatlong grupo ng pitong ball pen? 7 times 3. Ano ang product ng 7 times 3? 21. Ibigay ang multiplication sentence ng siyam na grupo ng pitong lobo. 7 times 9. Ano ang product ng 7 times 9? 63. Mahusay mga bata. Ngayon ay dumako tayo sa inyong takdang aralin. Kabisaduhin ang multiplication tables ng 6 at 7. Hanggang sa muli mga bata, ako pa rin ang inyong Teacher Peter. Paalam!